Noon. At sa inyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nilipot ni Jesus sa mga bayan at nayon, nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghari ng Diyos, kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba, ang ari-ari-ari nila ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Punahin natin na sa ating ebanghelyo ay tinuran na bukod sa 12 apostol, ay may mga kasakasama pa sila mga babae sa kalanggawain. Alam ninyo, ang pangyayaring ito ay maaari nating sabihing very revolutionary, naiiba, breaking a taboo. Sapagkat alam niyo mga panong yon, hindi pinahintulutan ang mga kababaihan na makihalubilo sa mga lalaki, lalo na kapag nasa public place sila. Kapag nasa public place, kahit na mga mag-asawa sila, mga lalaki magkakasama, mga babae magkakasama, hindi pwedeng magsama. Kaya nga, ano sa palagay ninyo ang nakikreate kapag nakikita ng mga tao sila Jesus, lalaki at babae magkakasama? Palagay ko ay masayang-masaya ang mga marites, no? Sila'y nachichismis. So, magtataka pa ba tayo kung bakit nachismis si Jesus kay Maria Magdalena? Magtataka pa ba tayo kung bakit yung dalawa ay ginagawa ng kwento? Sapagkat naiiba. Dahil itong si Jesus, ang kanyang mga alagad, may mga babae. Siya lamang ang guro na may mga alagad na babae. Walang iba, siya lang. Kaya nga, I'm sure they have created a lot of controversies. No? Dahil meron siyang mga kasamang babae. Magkakasama sila kahit saan sila pumunta. No? At yun nga, palibhasa ang mga babae, hindi pa allowed noon na mangaral. Ang pwede lamang nilang magawa ay ang tumulong sa pamagitan ng kanilang mga financial resources. Ha? Sabi dito, ang ari-arian nila ay tinutos nila sa gawain ng ating Panginoon. No? And again, this is another something that is strange. Sapagkat alam ninyo, noong mga panahong yun, ang mga babae hindi allowed na magtrabaho. Hindi sila pwede magtrabaho, no? Ang mga babae noon ay dependent lamang sa kalang asawa. Kaya nga noon, hindi ka pwedeng wala kang asawa, eh. Sinong magpapakain sa'yo? Hindi ka naman pwede maghanap buhay. Ang mga babae ay dependent lamang sa kalang asawa. Hindi sila pwede maghanap buhay. Kung sakali mang mamatay ang lalaki, kadalasan ang mana ay pinamamana sa anak na lalaki, hindi sa babae, hindi sa asawa. Kaya nga dito something strange, na yung mga babae ay may mga ari-arian na itinutustos sa mga gawain ng Panginoon. Kaya nga masasabi natin na itong si Maria Magdalena ay ahead of her time, no? Sapagkat meron na siyang masasabing maaris na natin silang ituring ng mga liberated woman na kaya nilang gumasta para tumulong sa gawain ng Panginoon. Kasi normally, ang mga babae, ano yan eh, wala yung pera. Sapagkat sa kanilang kultura, lalaki ang naghahawak ng pera. Okay? So, what is the message of this gospel? Dahil sa Panginoon ay itinaas ng Panginoon ang dangal ng kababaihan. Na dati-dati sa kalampanahon at kultura, ang babae ay second-class citizen. Kapag nagse-census ng populasyon, hindi binibilang ang babae. Pag nagbibilang ng census, ang ibinibilang lamang ay lalaki, 14 years old pataas. Hindi binibilang ang mga babae sa mga census, no?
Subalit dahil kay Jesus, itinaas niya ang dangal ng mga babae, pinantay niya sa dangal ng mga lalaki. No? So yun ang isang magandang balita dito. Ano yung nais lamang ipakita ng Panginoon? Na siya'y naparito para sa lahat. Walang distinction, walang discrimination. Siya'y naparito para sa mga Hudyo at para sa mga Hintil, para sa mga lalaki at para sa mga babae, para sa lahat. At ang simbahang itinatag ni Kristo ay para sa lahat. Yun nga ibig sabihin ng salitang Catholic. Catholic means universal, for everyone, no? Para sa lahat, no? So yun ang magandang mensahe dito. Kaya nga sa mga babaihan, talagang no? Ang pagiging Kristiyano ay yan ang isa sa mga regalo sa humanity, ang maitaas ang dangal ng mga kababaihan. Dahil sa Diyos, babae, lalaki, pantay-pantay tayo ng dangal. No? Kaya nga tayo din ay nawa ay iwasan natin ang anuman na discrimination. No? Dahil tayong lahat sa harap ng Diyos, pantay-pantay na mga anak ng Diyos. Magsitayo po ang lahat.